Samantala, gustong komprontahin ni Pangulong Digong ang makritikong nagsabing napigilan ang bilyong-bilyong korupsyon sa pagbili ng COVID vaccines. Sa kanyang public address sa kagabi, muling sinabi ng Pangulo na walang graft, walang anomalya sa negosasyon sa pagbili ng bakuna dahil kontrata pa lang ito at wala pang inilalabas na pera. Hamon pa ng Pangulo, silang dalawa lang ng kritiko ang mag-uusap sa lupa mismo ng bahay nito. Una rito ay sinabi ni Senator Ping Lacson na napigilan ang kickback sana ng gobyerno sa pagbili ng Sinovac vaccines na nabili sana sa halagang 650 pesos imbes na higit sa 1,800. Narito ang Pangulo. Merong iba dyan because wala silang nakuha kay Calvez, kay wala man talaga, walang pera, laway pa lang ito lahat, conversation, istorya. Meron na nagsabi may corruption o na they were able to obstruct or prevent corruption because of their timely alam mo, mag-usap nga tayo, tayo lang. Kung sino nagsabi niyan, please rise and be brave enough to say that you're the one. I'd like to talk to you. Dahil ang dalawa. Maski saan mo gusto, sa bahay mo, para medyo maganda ang usapan o hindi sa labas kasi bawal. You can do it in the house, at the office, at Pasig. Malaki ang kinakaharap na problema ng Pilipinas kung papalo sa milyon ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa kanyang public address, inami ng Pangulo na nasa serious trouble ang Pilipinas kapag umakyat ng 1 milyon ang COVID cases at kailangan na niyang gumamit ng draconian measures at pakiusap sa publiko na manatili muna sa kanilang mga bahay. Ang problema lang ayon sa Pangulong Duterte ay kung paano masusustain ang kabuhayan ng mga taong isang kahig, isang tuka. Ginawa ng Pangulong Duterte ang pahayag makaraang pumalo na sa mahigit 514,900 ang mga tinamaan ng COVID sa bansa hanggang kahapon. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Umabot na ng more than 500 ang tinamaan. I hope it would not reach millions because then we would be in serious trouble. We would be no better than the other countries whose rise are really exponential. Ang problema nito is how you maybe obey the protocols of maghugas, the mask. Ang mask, makakatulong yan. It does not provide actually 100%. Hindi kami nagsasabi nagmask, hindi ka tatamaan. Pero you'll deduce it by about, ako tingin ko, in my own estimate, to give you something like 80%. Tinabla ni Pangulong Digong Duterte ang Interagency Task Force sa kanilang desisyon na payagan na ang paglabas ng mga batang may 10 taong gulang pataas o hanggang 14 anyos simula sa susunod na buwan sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine MGCQ. Sa kanyang public address sa kagabi, sinabi ng Pangulo, bawal. Bawal pa rin lumabas sa mga batang kabilang sa nasabing age group, lalo na at meron ng bagong variant ng COVID-19. Sinabi pa ng Pangulong Digong na mismong si UK Prime Minister Boris Johnson ang nagsabi na wala daw pinipiling edad ang bagong UK variant ng COVID. Humingi ng paunawa ang Pangulo sa mga magulang dahil sa kanyang direktiba na tatagal hanggang sa matiyak na ligtas na ang lahat sa nakamamatay na virus sa pagdating ng bakuna kontra COVID-19. Narito ang Pangulo. Yung restrictions na lifting the age of 10 to 14 age group sa MGCQ areas na palabasin na yung mga 10 to 14, I am compelled. It has nothing to do with their incompetence, not at all. Ang akin is a precaution because there was a strain discovered in the Cordillera na yung that is very similar to the strain dito sa United
kingdom. Pasensya na po kayo. Mine is just a precaution. Wala itong business. Takot lang ako kasi itong bagong strain strikes hindi ang children. Mr. President, Mayor, sa ating minamahal na Senator on health Committee on Health, my fellow cabinet members, good evening. We are now on the tick of the preparations for our rollout for vaccines, and our briefing outline will be shown next slide, please. Mr. President, I will brief you on the rollout being conducted by the global community, and makikita rin po natin, sir, yung mga different vaccines that are being used. And also, we will make some report sa preparation po natin sa NCR at saka yung pag-visit po namin ni Secretary Duque sa mga cold chain facilities. And then also yung ating possible early rollout ng COVAX. And then also yung mga clinical trials na ginagawa po ng DOST. Next slide, please. Are you really sure we have the cold storage yes, sir. Available? Sir, napakaganda po sa mga cold stories na pinuntahan po natin. At mamaya po, sir, mabibrief po natin na yung mga cold stories, yung apat na pharma grade. Dalawa pa lang po ang nano na bibisita po natin. Bibisitahin po natin din yung Royal at Royal Cargo at saka yung ibang mga pharma grade na cold chain. Nakikita po, Mayor, prepared po tayo. Kaya po natin makuha ang mga vaccines, including Pfizer at saka Moderna. Mayroon po tayong kakayahan po. At mayroon rin pong ultra cold chain na refrigerator na kabibili po yung RITM na kaya pong magkarga ng more than 1 million na vaccine sa negative sa 70 po. Yung ano kasi yung integrity ng vaccines will depend on the required storage temperature. Yes, sir. At saka sir, very professional po yung mga handlers, well-trained, at alam po nila yung how to handle. I think they've been that business also for so long. Yes, sir. At saka sir, yung Swilig at saka yung Unilab and also yung Royal Cargo. Yung Swilig, sir, meron silang ultra cold chain po dito na more or less 500,000 ang kayang ikarga, pati po ang Cebu. So, yun po ang inaano po namin na pwede po nating i-contract. Yes, sir. So ito po yung global vaccination campaign na ginagawa po ng ating WHO at saka yung ibang mga countries. Kung makita po natin po ngayon na 65 million na po ang na-administer na doses, meaning more than 30 million na po ang na-vaccinate natin. Nakita po natin sa Southeast Asia, dalawa lang po na country ang nagkakaroon ng vaccination, limited, na doon po ang Indonesia at saka po yung Singapore. Ibig sabihin yung ibang countries po, even Japan, hindi pa po nagsisimula dahil meron po tayong kakulangan sa supply. At the same time, ang kanilang planning is more or less Q1 po. Q1 pa rin po. So next slide, please. So kung titingnan po natin, para magkaroon po ng confidence ang ating mga mamamayan, yung halos apat dito po sa nakuha po natin na vaccine, ay widely used na po, katulad po ng Pfizer, nakukuha rin po tayo. Meron pong 35 million na po na napakunahan. Yung Sinopharm, meron pong 7.2 million. Yung Sinovac na darating po sa atin, meron na pong 6.1 million. Yung CanSino, 5 million. AstraZeneca, more or less 1 million. At saka po yung Gamaleya. Sir, ito po ang medyo may problema po tayo na talagang dapat po pagtulungan po natin. Alam po namin na malaki po ang maitutulong ng ating Mayor, Presidente, Mr. President. Kasi po talagang bumababa po yung willingness at saka yung uptake ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga tinatawag natin mga nakikitang mga adverse effect ng certain brands. At the same time, malakas po yung mga social media ng mga anti-vaxxers. So ito po, malaki pong hamon po ito. At tinutulungan po tayo ni Spokes, nandito po Secretary Roque. And every Wednesday po, regular po ang DOH at ang NTF na lumalabas po sa PIA. Nakakaroon na tayo ng tinatawag natin yung explain.
At the same time, tumutulong din po yung business sector, sila Margo, sila George Rieka, na tatahi-tahi ng mga kwento para at least ma-improve po yung ating public uptake. Nagawa na rin po natin to nung during testing na nagkaroon tayo ng ingat-angat para sa lahat, na naging maganda po yung tinatawag natin yung improvement sa minimum health standard. So yun po, ginagawa po namin every Monday, nag-uusap-usap po ang lahat ng mga business sector para tulungan po tayo para maging ma-improve po yung public uptake po ng ating mga kababayan sa bakuna. At gagawa po sila ng ingat-angat bakuna lahat. Parang meron po silang gagawing programa para maging maganda po ang inoculation po natin sa buong bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Ilang po ang report ko po.